guys! Nag-breakfast po tayo. Kagigising ko lang. Good morning dito sa aking lugar. At good afternoon dyan sa Pilipinas. So, ang oras naman dito sa amin, Saudi time, ay alas 10 na. So, kababangon ko lang. At ito, ang routine ko naman ay magkape sa umaga. Kape lang talaga ang aking iinumin, pero meron akong tinapay. Ngayon lang ako magbe-breakfast ng tinapay. Sa umaga, hindi ako nagbe-breakfast. Karaniwan lang, kape lang iniinom ko. So, dahil may tinapay, kapitbahay ko, binigyan ako. Inustig ko yung tinapay. Tinapay ko, guys, nagkalasog-lasog. Oh, no! Hindi ko sa ano, pinagalan. Kumusta ang araw ninyo dyan, guys? Kumusta ang araw sa Pilipinas ngayon? Maganda ba ang panahon? Dito naman sa lugar namin sa Saudi, medyo okay naman ang panahon. Hindi na siya gaano kainitan at medyo malamig na kasi magtataglamig na naman ngayon. Pagpasok ngayon December o next year yun. Simula na naman ang taglamig. Alin ba ang mas gusto ninyo? Ang tag-init o taglamig? Kasing init nito ng kape ko. Ganito ka init. Nagbabaga ang panahon. Oh no! Sa tag-init siguro dyan sa Pilipinas, mas okay-okay pa ang tag-init dyan sa Pilipinas. Kaysa tag-init dito sa Saudi. Kasi dito naman, pag buwan ng tag-init, sobrang init. As in, para kang nasa kugon. Oh no! Sa taglamig, medyo okay lang pag taglamig, pero kasi taglamig, ayan, nababalutan pa ng jacket yung katawan namin. Pero, ang hirap pa rin kumilos pag taglamig. Dito man, walang snow, pero sobrang lamig pa rin din pag buwan na ng tag-snow. Mas gusto ko pa rin yung weather sa atin. Kasi, pag tag-init, kaya pa ng katawan natin ng hangin lang o electric fan. Dito, pag tag-init, parang sa pugot, hindi pwede hangin lang. Kailangan may talaga AC na gamit. Kasi parang hindi ka makakahinga pag hangin lang gamit mo kasi sobrang init. Kasi parang nasa pugon ka. So pag nag-breakfast kayo, guys, pag nagkape kayo, ilang minuto kayo natatapos sa pag-inom ng kape. Ako kasi, pag nagkape ako, depende pag wala akong gagawin. Pero pag may gagawin ako, 10 minuto, yan, tapos na ako magkape. Tamad na ako mag-breakfast kasi, guys, pag umaga. Diretso lang ako kape kasi kainan na namin ng tanghalian. So, pag kumain ako ng almusal, parang pakiramdam ko wala na akong gana kumain ng tanghali. Kasi busog na ako. Ang pinakamalakas kong kumain, gabi. Kasi gabi yung trabaho namin. So, pagkatapos ng trabaho namin, pagod yung katawan namin. So, kailangan ko ng maraming makain. At saka ang sarap-sarap matulog, guys, pag busog ka pag gabi. Ang dami kong binabiyahe, guys, pag ako'y nakatulog na. Nakakarating ako kung saan-saan pag ako'y busog, mahimbing ang tulog ko. Pero guys, huwag niyong gayahin yung ginagawa ko kasi masama yun. Kung kumain ka ng madami sa gabi. Sobrang dami mong kinain. Minsan, para ka nang binabangungot. Binabangungot ka na, kaya nanaginip ka na kung ano-ano, kung saan-saan ka na nakakarating. Pero dyan kasi ako nahihimbing, guys. Pag busog ako, yun, nahihimbing ako ng tulog. Pero okay lang naman sa akin kasi wala naman ako nararamdaman. Baga parang kaya ko pa ng katawan ko ngayon. So, kailangan ko muna mag-i-enjoy sa pagkain. Pero kayo, kung meron kayong nararamdaman na, adjust kayo sa pagkain niyo, ha? Pa-check up na daw kayo. Habang bata pa kayo. Pasukat na. Alagaan nyo ang inyong katawang lupa kasi hirap magkasakit ngayon. Lalo na kung wala kayong pera. Wala tayong pera. Hindi lang kayo, pati ako pala.
Ako yung nag-iingat pero hindi naman ako kumakain na almusal. Pero nakasanayan ko na kasi guys eh. Pag nasa Pilipinas ako, maaga ako nagigising. Maaga ako nagigising. So naghahanda ako ng almusal dito sa tinatrabahuan ko. Eh iba kasi ang iba kasi yung routine ng gising. Dahil pagising ko, magtatanghali na. So nagtatrabaho kami ng gabi. Hindi naman gabing inaabot ng madaling araw. Alas 3 hanggang alas 10 ng gabi, ganun. So magandang oras yun para sa akin. Kaya gusto ko yun ang trabaho na ganun, yung oras ng trabaho ng ganun. Sa tulad kong tamad bumangon ng umaga. Maganda yung oras na ganun ang pasok. Tapos na mag-almusal. Walking alone.